Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Allen Bugawan mula sa Ministry on Devotions and Popular Piety. Bilang isang bayan ng Diyos, paalala na ang pakikiisa dati sa darating na mahal na araw at ang tatlong araw na pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon o Paschal Triduum ang siyang buod, rurok at ugat ng ating pananampalataya. Sinisimulan po natin ang mahal na araw sa pamamagitan ng pagdiriwang sa Linggo ng Palaspas sa pagpapakasakit ng Panginoon o Palm Sunday of the Lord's Passion. Ito po ay base sa mga sulat ni Egeria noong 381. Isa po siya sa nakakita ng pangyayaring ito mismo sa loob ng Jerusalem. Sa loob po ng pagdiriwang, meron po tayong dalawang tema na nais maging sentro ng celebration. Una po, ang patagumpay at maringal na pagpasok ni Jesus. At ang ikalawa naman po, ang pagbabasa ng Ebanghelyo ng pagpapakasakit ng Panginoon. Dahil po sa dalawang tema na ito, nabuo ang salitang Palm Sunday of the Lord's Passion. Ngunit mas nakalulungkot na binibigyang pansin natin na mabasbasan lamang ang mga palaspas na ating dala. Ang mga winawagayway nating mga palaspas sa misang ito na simbolo ng pagpaparangal kay Jesus ang siyan din namang magiging tanda ng ating pagkabigo. Kaya't ito rin ay matutuyo, susunugin at ipapahid sa ating noo sa Miyerkules ng Hapon. Ang posisyong ginagawa natin habang hawak ang mga palaspas ay isang panimulang rito upang tayo ay akayin papunta sa pagbabasa ng pasyon. We must remember that the procession with palms is an integral part, but it is an introductory rite that should lead us to the proclamation of the Passion. Tandaan po natin na pumunta si Jesus sa Jerusalem para harapin ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, na maghahatid sa kanyang muling pagkabuhay. Lahat po tayo ay nakararanas ng mga iba't ibang papuri mula sa ibang tao. Iba sa atin kapag naririnig ito, ginhawa at sarap sa pakiramdam. Hindi may pintang saya na parang lahat ay naayon sa ating gusto. Ganyan siguro ang pakiramdam ng asno habang pumapasok rin siya sa Jerusalem. Inakala siguro niya na siya ang pinapalakpakan, siya ang binibigyang pugay, at siya ang pinaparangalan. Maaari nating maging palaisipan na sa lahat ng mga naabot natin, si Jesus pa rin ba ang sentro ng ating buhay? Hindi lahat ng palakpak ay nagbibigay kahulugan na ikaw o ako ay magaling. Ito dapat ay nagpapaalala sa atin na mas maging mapagkumbaba. Maaari din natin masabi na ang pagdiriwang na ito ay nagpapakita na lahat tayo ay may misyon. Lahat tayo ay dadaan sa kahirapan at katulad ni Jesus, tayo rin ay mahusgahan. Pagkakaisahan ng mga taong minsan din tayong pinalakpakan. Kung titignan natin ang mga pariseyo, eskriba, pati ang matatanda ng bayan, nagkaisa para siraan si Jesus dahil sa isang maling parata. Isang panghusga na pinaniniwalaan, pinagbulong-bulungan, pilit pinaninindigan, at pagpapakalat ng maling balita para masabing mali si Jesus, masama si Jesus. Ipinapakita na hindi lahat ng pagkakaisa ay mabuti. Pwedeng magkaisa ang mga tao sa pagbibintang, paggawa ng mali, at si Jesus ang isa sa mga unang nakaranas ng maling pagkakaisa ng tao. Pero, kahit alam ni Jesus ang kanyang sasapitin, siya'y nagtuloy-tuloy lamang. Hinayaan niya lang, ipinagpasaama na lang niya ang lahat. Mga kapatid, sa mga darating na gawain at pagdiriwang sa mga mahal na araw at Triduo Paskwal, naway maging makabuluhan at makapagpatatag ng ating pananampalataya.